Sabi ni Doc Franz, sa HOSH o Hospital Occupational Safety Health, majority po ay hindi pa po nagko-comply sa Republic Act 11058. Pakisilip nga lang po, especially sa malalaking ospital. Kung ipatutupad lang po sana ito ng maayos, marami na po sanang pondo ang dole sa mga galing sa mga violator. Yan, sabi yan ni Doc Franz. So kanina naman si Nancy ang nagsubmit ng tanong na yun. Oo, oo. Mayroon na ang ating batas does not only cover na yun yung ating private sector. Nag-rin ang ating civil service that lahat po ng government establishment, public sector ngayon ay kailangan din po sila na mag-develop ng kanilang POSH program at nasubmit yan sa civil service, at kung hindi po wala po sila programa ay they can be administratively liable sa civil service. So kung isang hospital, public hospital or private hospital, parehas po sila na they are liable sa dole and civil service kung saan. Sir, kanina po nabanggit namin na libre na po yung mga occupational health and safety training para po sa mga employees, sa mga workers, ganyan. Eh, meron din pong nagbigay ng message sa amin, ng tanong sa amin sa aming Facebook page, si Bogs. Sabi niya po, sir, paano po mag-aral ng health safety officer? Gusto ko po sanang applyan ito. Salamat po. May gusto mag-apply. Yeah. Paano po ba nila ma-avail yung training po? Yung dalawang klase yung mandatory trainings na ino-offer ng center ngayon. Ito yung 10 hours at saka yung 40 hours. So, yung 10 hours, ito yung requirement ng mga establishment that have mga workers less than 10. Mm-hmm. So, 10 hours training lang. But yung more than that, yung number of workers and kino-consider nila na highly hazardous yung industry, example, construction industry, ang kailangan safety officer ay yung naka-have undergone a training of 40 hours. Mm-hmm. Ang opisina, nagpo-post po ng website at kinopost namin sa social media yung mga schedules for the year namin ngayon. Mm-hmm. Abang na pakibisita na lang po ang aming website upang malaman po ninyo mga schedules namin for safety officer 1 and safety officer 2 trainings. Mm-hmm. Sir, ano-ano po yung coverage naman po nung training at seminar po na to? Kasama na rin po ba dito bilang ngayon kailangan yung safety measures para sa COVID-19? Na-emphasize na yan sa aming mga trainings, lalong-lalo na ngayon panahon ng pandemic. Meron na special topic on how to prevent and control the COVID-19 in the workplace. Mm-hmm. So, ito ay na-emphasize na namin sa aming mga sa topics po na incorporated na yan sa aming topics. Ito naman galing kay Tim. Ang sabi niya, in case po na may nag-COVID positive sa opisina, tinatanong niya kung required po ba na mag-duty ang buong team. Then after swab po, pag may nag-positive uli, required po ba na mag-duty ang mga nag-negative kahit may close contact na po sila sa mga nag-positive? O kailangan... Yes. Meron naman ang tinatawag na contact tracing. So kung identify sila na nagkaroon sila ng engagement dun sa positive, eh normal lang yun na mag-self-isolate ka agad sila. Oh. Ano at saang sektor po ang ating ekonomiya ang higit na nakikinabang sa kautosang ito ni Sec. Bello? Siguro yung sa safety. Oo. Libre din po ba ang training sa malalaking kumpanya? May katulad din po bang ganitong programa sa mga manggagawa sa pamahalan? Ito po yung mga tanong sa ating pong FB page. Lahat po yan, meron po tayong training. Kung galing po kayo sa public sector, meron po tayong training din mga safety office for public sector. At ino-offer din natin yan sa private sector. Kunyari, na-miss yung aming edition ng Sabado na alauna hanggang alas dos. Nasa Facebook yun. Nasa Facebook yan. Eh, hanapin nyo yung aming Facebook page na OMJ Philippines. Ayan. Siyempre, huwag nyo kakalimutan i-share. I-like. At i-follow. Ayan. Tapos, kung ano pa, basta may pipindutin ko yun dyan. Subscribe, lahat. Pindutin nyo. Share. Mag-share din sila. May like ka na ba tayo? Wala pa? Wala pa. Linggo-linggo, tinatanong ko yung like ka. Meron ka ba? Meron akong like. Oo, like ka. In like ako, ha? Sumali ka doon. Wrong kita. Ang lola niyo. Pwede lola diyan. Pwede yan lola. Anyways, ayan, next Saturday ulit mga OMJ. Alauna hanggang alas dos. Dito lamang po sa ating OMJ. Oh my God.